Kumusta sa inyo mga tol? Meron pala akong i-share sa inyo mga tol patungkol sa ating cylinder block. Na paano nga ba malalaman na kailangan na siyang i-rebore o hindi pa pwedeng i-rebore mga tol? Kasi meron kasi nagtanong sa akin na yung kanyang motor ay bagong palit ang piston ring, bagong valve seal, pero umuusok pa rin mga tol. Tapos sinabihan siya ng isang mekaniko na gumawa na isang linggo lang daw mawawala naman daw yung kanyang usok. Kasi normal lang daw yan sa mga nagpapapalit ng valve seal at piston ring. Kasi nga, yung alam mo yung tambotyo natin, kapag umuusok po kasi ang motor natin, yung tambotyo natin mga tol, naglalangis yan eh. Kumbaga, sinabi ng mekaniko na isang linggo kasi nga sinusunog pa yung mga natitirang langis doon sa tambotyo. Yan. Baka may magsabi dyan, bakit nagkakaroon ba ng langis yung tambotyo? Meron yung mga tol, mapapansin nyo yan kapag sinalat nyo ng kamay yung butas ng tambotyo mga tol. Kung sira na yung valve seal sa piston ring, masasalat nyo yan na naglalangis siya. Dapat tuyo siya mga tol eh. Ayan. Dapat hindi siya naglalangis. So ayun mga tol. Ngayon mga tol, lumipas na ang isang linggo, nag-isang buwan na umuusok pa rin. Kaya nagtataka na siya bakit daw umuusok pa rin. So ito mga tol ang dahilan mga tol sa ating cylinder block. Ayan. Kapag ang block kasi natin mga tol, may tama na, ibig sabihin, matik na yan mga tol, kailangan lang i-rebore yan. Ayan. Tapos meron namang cylinder block mga tol, na halimbawa umuusok yung motor, tapos binaklas nyo, pero wala siyang tama, napakakinis po, naka-encounter na po ako niyan. Napakakinis po talaga, wala ka tama-tama. Siyempre, isipin mo, kapag walang tama, walang gas-gas, piston ring at saka valve seal lang yung papalitan natin mga tol. Ayan. Pero mga tol, hindi. Meron palang sukat yan mga tol. Dapat pala hindi tayo bumasi dun sa kung may tama na yung block niya o wala. Dapat kailangan natin siyang sukatin. Ayan. Bakit ko nasabi mga tol? Kasi meron pong binigay nalaglag tuloy, sorry. Meron po kasi binigay yung manual mga tol na sukat ng kanyang oil gap o piston ring end gap standard. Ayan. Yung standard na kanyang ring gap mga tol and ring gap. Ito po yung standard mga tol, yung top oil ring compression mga tol. Ang standard ng gap niya ay 0.10 to 0.15 mm mga tol. Ayan. Sa second oil ring naman mga tol, meron naman siyang 0.30 to 0.45 mm. Kapag lumagpas dyan sa dalawa mga tol, ibig sabihin, kailangan lang i-rebore o kailangan lang i-rebore ang inyong cylinder block. O kaya, kung last rebore na yung yung motor nyo, kailangan nyo na magpalit ng cylinder block mga tol. Ayan. Ito kasi mga tol, standard pa yung block nya. Ayan, standard pa to mga tol. So, ito mga tol, matik na to, kailangan natin i-rebore eh. So, i-demo ko lang sa inyo mga tol kung paano nga ba magsukat ng kanyang piston ring gap. Ang gagawin nyo mga tol, ipapasok nyo lang to. Ito yung una, top oil ring compression to mga tol. Ito yung top nya. Papasok nyo lang yan. Ayan. O, nalaglag yung libro. Ayan, pagpasok nyo mga tol, ibabalik nyo, ganun. Yan, ibabalik siya. Dito siya banda. Yan. Tapos, kukuha tayo ng feeler gauge. Yan. Ito po yung magiging measurement natin mga tol. Ito yung magiging sukatan natin mga tol. Hanapin nyo lang yung 0.10 mm. Masa lang ba yun? Nawala na yata yun ah. Yan. Ito mga tol. 0.10 mm mga tol. Ayan. Kunin na natin yung dalawa kasi dapat hindi siya lumagpas ng 15. 0.10. Ayan. Kunin natin to, syempre. Kapag maluwag na, doon tayo sa 0.15. Kapag luwag pa sa 0.15, matik, kailangan na siyang i-rebore. Ayan mga tol ah. Ano ba to? Ganto ko na lang pagsukat para mas makita nyo.
Ayun, maluwag na mga tol. Hmm. Kung may kita nyo, may medyo may allowance pa siya. Oh. Hmm. Ayun, oh. Sobrang laki ng gap nyo mga tol. Ayun, kung makapansin nyo, ayun, oh. Hmm. Ayun, mga tol, punta naman tayo dun sa 0.15. Malay mo, umano siya, mag-pit siya sa 0.15. Ito na nga. Hmm. 0.15. Nako, maluwag pa eh, no? May clearance pang konti eh, no? So, ibig sabihin mga tol, kailangan na siyang palitan. Kahit dito sa ano, mas pa rito, mas malupit pa rito eh. Ito, nga pala mga tol, isi-share ko lang sa inyo ah. Bawal po magkapalit yung top oil ring at second oil ring mga tol. Bawal sila magkapalit kasi magkaiba po ng sukat to mga tol. Yan, kung mapapansin nyo mga tol, ayun, ito yung ano niya, ito yung second, ito naman yung top. Tingnan nyo mga tol. Papantayin ko ah. Marami ito eh. Ayan. Ayan o. Hmm. Magkaiba po ng sukat yung mga tol, kaya hindi po pwede magkapalit yan mga tol. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, sa kanyang manual mga tol, eh, mas malaki talaga ang gap ng second oil ring kumpara sa top. Kasi nga, magkaiba sila ng sukat. No, di syempre, susukatin natin tong second oil ring compression. Sukatin natin yung mga tol. Ang sukat naman nito ay 30 to 45 mm. Oh, dumiretso na tayo sa 45 mga tol kasi matik yan, wala na sa ano yan eh. Wala na sa ito 30 ito. Yan. Check natin ah. Tingnan nyo mga tol. Layo. Ang laki. Eh, no? Hmm. Hmm. Masayawin ko pa, no? Oh. Yun ang mga tol. Napansin nyo kanina na sinukat natin tong second oil ring compression mga tol. Sobrang luwag niya mga tol. So, ibig sabihin mga tol, kailangan na talagang palitan ng cylinder block o kaya naman magpa-rebore mga tol. So ganoon lang mga tol, maraming salamat kung umabot ka man dito sa dulo ng video na ito mga tol. So kung bago ka pala dito sa YouTube channel, huwag mo lang kalimutan mga tol na mag-like sa subscribe. Tapos shoutout nga pala kay Mariano Moto TV. So isa po yan sa mga mentor ko mga tol. Ganoon lang mga tol, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.